Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga kabarangay. Simula 2005 o mahigit kumulang 17 taon na ang nakakalipas ay final po ang Magna Carta for Barangays Act. Ang proposed bill ay proposal pa rin po hanggang ngayon at mahigit 55 proposed bills na sinulat po ng mga congressman at senador ang naghain ng Magna Carta sa mga panahong ito. Ang layunin ng Magna Carta for Barangays Act ay i-classify o gawin ng barangay officials na regular government employees na may fixed salaries and benefits. Ang ibig po sabihin nito ay hindi na honorarium ang mga barangay officials. May salary o swelduhan na talaga sila at magkakaroon rin ng benefits tulad ng regular government employees. Mm-hmm. Ayon sa proposed bill, the punong barangay, sangguniang barangay members, the sangguniang kabataan chairman, the barangay secretary, barangay treasurer, barangay lupon, and barangay tanods in all barangays are declared as regular government employees and as such are entitled to fixed salaries, allowances, insurance, medical and dental coverage, retirement benefits, membership in Pag-ibig Fund, PhilHealth and GSIS, and such other fringe benefits that regular government employees may be entitled to. So, SK, ang ibig sabihin, bukod na may regular na kayong may sweldo, hindi honorarium, ay meron rin kayong allowances at benefits. Kadalasang tanong dyan eh, paano pag natapos na 3-term ni Cap o ni Kagawad, may benefits ba? Ayan, magkakaroon na po. Isa pa, paano kung isang barangay tanod ay nagsisilbi ng 18 years na? May retirement package po ba ngayon? Wala po. Pero kung maipasa ang Magna Carta, meron na po. Pati medical, dental, insurance, at syempre, membro na kayo para makapag-impok sa Pag-ibig, GSIS, kung gusto nyo nga mag-loan, pwede, at medical coverage sa PhilHealth. At pagdating sa pagtaas ng inyong sweldo, SK May, pakisaad natin ng computation na are. Yes po, isa-isahin po natin dahil ayon po sa provision ng salaries of barangay officials, unang-una po para sa punong barangay, will receive a salary the amount of which is equivalent to the salary of a sangguniang bayan member of his municipality or city. Pangalawa, para po sa 7 sangguniang barangay members, will receive a salary the amount of which is equivalent to 80% of the salary of a sangguniang bayan member of his municipality or city. Pangatlo po, para po sa sangguniang kabataan chairman, barangay secretary, barangay treasurer, for each an amount equivalent to 75% of the salary of a sangguniang bayan member of his municipality or city. Okay, i-compute natin para malinaw ha. Halimbawa, dito lamang sa NCR, NCR na lang po muna tayo. Kung dati sa kapitan, 35,000 lang at ipapantay siya sa sangguniang bayan member na 50,000 ang sinisweldo, ay 50,000 na po ang kanyang magiging sweldo. Depende po iyan sa munisipyo o city council members ha. Sa laki o liit ng barangay at city, ninyo kaya't hindi pantay-pantay. Sa Kagawad naman, na kung dati, nung panahon ko dito sa Paranaque, dati po ay 22,500 po ako. Ayon sa Magna Carta, kung ito ay mapapasa, makakakuha na ako ng salary na 80% ng sweldo ng sangguniang bayan member na halimbawa ay 50K. So malaki na rin po ang tinaas. Kaya mabibigyan ako ng sweldo kung 80% ng 50K, sa computation namin, hindi ako magaling sa mata, 40,000 pesos. Opo. Ang laki ng tinaas, ano? Para naman sa SK Chair, Barangay Sec at Barangay Tres, 75% ng sweldo ng sangguniang bayan member ang ibibigay na sweldo. So dito sa NCR, mataas-taas. Pero nakadepende po yan, inuulit ko po, sa sweldo ng inyong municipal or city councilors. Ang alam ko sa isang maliit na munisipyo sa probinsya, kung sweldo ng konsehal ay nasa 20K o halimbawa 18K at ang kapitan ay mga 7K, aba malaki na rin ang tinalon. Wala na masyadong salary gap. In fact, kung kapitan wala talagang salary gap, yun ang tatanggapin mo, pangkonsehal na ang sweldo mo. Eh, dapat lang naman, kasi sino ba mas pagod? Di ba barangay officials? Bakit? Eh, kayo ang kilala eh. Madalas puntahan sa bahay,
At kayo lagi ang nakikita sa inyong barangay. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. So, ulitin lang po natin, depende po ito sa kung ano po ang sweldo ng councilors po ninyo sa sarili-sarili po ninyong mga lugar. At I'm sure, Kags Butch, marami rin po nagtatanong dyan, paano naman po ang ibang empleyado ng barangay? Meron din po ba silang increase na matatanggap kapag sila ay naging permanent employees ng barangay? Ang sagot po ay, syempre, meron po. Ang sabi po sa proposal ay all employees of the barangay shall have some form of compensation such as representation and transportation allowance to be determined by the barangay according to their capacity but in no case lower than the minimum wage law as per ceilings set by the respective regional wage board. They shall also be provided with medical or dental benefits and health insurance. Yan. Kasi nung nag-post tayo sa FB na sinabi natin na barangay officials, maraming tatanong, paano naman kami mga empleyado ng barangay? Opo. Of course, meron. Meron po yan. Hindi naman yung elected officials lang o kaya yung mga matataas. Lahat po meron. Pero syempre, masyadong maliit ang Facebook para ilagay po natin lahat. Ngayon, sasabihin po namin sa inyo, under the Magna Carta for Barangays Act, lahat ng empleyado meron. Halimbawa, empleyado, halimbawa si Assistant Treasurer. Opo. Mga staff, mga tanod, mga nagtatrabaho sa mga clinic, at kung sino-sino pa. Kumbaga lahat po ng nasa barangay. Lahat ng nasa barangay. Pero ito naman ang kalakip na kapalit niyon. Dahil kayo ay regular employees na ng barangay, kayo kapitan, kagawad, kung sino-sino pa hanggang sa pinakamababa, ikukonsider talaga kayong professional. Ibig sabihin, 8 to 5 ang pasok. Pero ang kapitan, mahirap yan. Ang kapitan is 24 hours. Kaya dapat talaga, sikap eh, bumili kayo magaling na kapitan at yung mga magagaling na kapitan dyan, saludo po kami sa inyo. Kalakip na lang din po nito, Kags Butch, no, nung pagkakaroon po nila ng sarili nilang salary at benefits nga po. Kaya nga po na sinabi ninyo, gaya ng kahit sino pong government official, ganun na rin po ang magiging trato sa ating mga barangay officials. At dahil nga po dyan, yung nga pong sinasabi na professionalize the barangay. Tayo po, mga barangay officials, ay magiging parang regular employees na rin po talaga. Kaya naman po, yung mga expectations po sa inyo sa pagpasok po sa kanya-kanya po ninyong barangay ay mas lalo po, syempre, mas lalo po dapat tumaas ang standard po natin para sa ating mga barangay officials dahil nga po sila po ay nababayaran na po ng tama. At sila po ay binibigyan na po ng sweldo na naaayon po sa trabaho na ibinibigay po nila. Ito yung magandang sinabi ni Askemay, no? Nababayaran ng tama. Tama naman talaga po yun. Marami ho nagko-comment, mga nega comments na, oh kayo, yan lang naman ang inihintay ninyo. Excuse me po, marami po sa probinsya ang nagtatrabaho na kapitan at kagawad, 5,000 ang sweldo. Sinong pumupunta sa bahay nila humihingi ng abuloy, humihingi ng pang-medical, humihingi ng pang-kuryente, humihingi umuutang kay kapitan ng ganito para may sakit ang anak, pang-assignment, pang ganito. Sa 5,000, 2,500 lang, pero ano yan, pera quincenas, hindi talaga kakasya. Lalo-lalo na yung mga hagawad na 2,500 lang din. Kahit dito sa Metro Manila, NCR, oh, lalaki ng mga sweldo nyo. Hindi po. Kasi ako sumisweldo ng 22,500, that's about 11,000. Pagka ho, nagsweldo na kami, yung mga tao nakapila na ho sa labas. We serve at least 100,000 constituents sa aming barangay. Yan ho ang population. More than pa, pero 100 constituents po kami. So hindi nyo ho masasabi na, teka muna, malaki ang sweldo. Hindi. Kasi, the more na ikaw ay nagsisilbi, the more na kinakailangan na ikaw ay maglabas. Kasi public servant ka. Hindi pwedeng hindi. Hindi talaga pwede. SK, alam na alam mo yan. Opo. At kung ikaw ay walang bala na halimbawa maaabot, may sakit yung isang constituent mo, unang-una, dahil politiko ka, nanginginig ka na sa susunod na eleksyon. Kakalat bigla yan. Pero huwag na lang yun. Para ikaw ay mas makapagsilbi, kinakailangan eh, bigyan ka ng bala naman. Dahil ang unang-una nilalapitan, kagawad at saka kapitan. Hindi nyo naman nakikita mga kataong bayan ng congressman nyo eh. Konsehal, pag hindi nyo dadalawin sa munisipyo, hindi nyo mapupuntahan sa bahayan. Pero si kagawad, si kapitan, unang-unan yung lalapitan at unang-unang makakaramdam yung mga politiko na yan, yung mga officials na yan, ng inyong galit at puot. Kaya kami takot na takot sa taong bayan.
ang magiging epekto niyan, lalong-lalo na in the long run, kung si Kapitan, halimbawa si may sweldo na ng 20,000, opo, kahilera ni konsehal ng kanilang mm-hmm. munisipyo, hindi na mag-iisip ng kalokohan. Mm. Hindi na mag-iisip ng paano ba ako kikita ng ganito para mapagsilbihan ko naman, makapagtayo naman ako ng ganito. At palagay ko yan ang kalakip niyan. Doon sa mga maayos ha. Opo. Kasi ika nga, sabi ni Ramon Magsaysay, madali lang magserbisyo kung ikaw magpapakasasa at magpapayaman. Oh. Pero napakamahirap, pinakamahirap na magserbisyo kung ang palagi mong iniisip ay ang kapwa mo. Opo. Ayan ang sinabi ni Ramon Magsaysay. Yun nga po din yung next point ko, Kagsbot. Siyempre po, two-way street din naman po talaga yan. Para po sa mga may concern na paano po kung sasweldohan sila tapos wala naman po silang ginagawa or relax lang po sila sa kanilang mga barangay. Ang ating po mga barangay officials, kung mapasa na po itong barangay, Magna Carta for Barangays Act, kailangan po we hold them accountable para sa kanilang mga dapat ginagawang trabaho sa kanilang kanilang mga barangay. Dahil nga po ang buwis po ng mga tao ang nagpapasweldo na rin po talaga sa ating mga barangay officials. Kaya po ang expectations po natin para sa kanila, kailangan po maayos po nilang gagampanan ang kanilang role para sa kanilang mga barangay. Yes, at sabi nga, mabalik ako doon sa sinabi ni SK May na 55 na po ang nag-file since siguro mga 2 years ago. Mm. Kasi 17 years na po yung sa barangay, Magna Carta for Barangay Stack. 17 years na po yan na nakabinbin. Ngayon tanong, bakit yung Maharlika Investment, o Maharlika Welfare Investment Fund, 17 days lang naipasa? Samantalang ang Magna Carta for Barangay, 17 years. Kung iisipin natin, ganito po ang difference niyan. Ang Maharlika Welfare Investment Fund, ang pera papasok. Papasok sa mga nakaupo. Papasok sa gobyerno. Kukuha sila ng pagkakakuhanan. Halimbawa, yung una nilang pang-proposal na sa SSS dapat. Ngayon, hindi na sa Central Bank na kukunin. Ayoko maging masyadong technical, ano? Pero papasok yan sa gobyerno. So, ano nangyayari dyan, yung mga politiko natin, yung mga nasa taas, mga buksingero, pag ano, no, papasok. Pero ang Magna Carta for Barangays Act, ang gobyerno ang magpupondo. Ang gobyerno po ang magpupondo dyan, kukunin yan sa national budget. Na ang sinasabi, mamaya pag-uusapan ng mga magagaling natin nagbabudget sa, ano, sa lipunan, sa mga technical working group ng ating gobyerno, ay napakalaki daw. So, ang nangyayari, mangyayari ngayon sa mga nakuha, magiging karatista sila. Sila ang mamimigay at sila magbibigay ng budget ng pera para ito ay may pasatupad. Kaya, ang hirap pag-usapan kasi papalabas ng pera sa gobyerno. Unlike, pagkapapasok, 17 days, pasado ang bill, pero pagpapalabas ang pera, ayun nga, sisweldohan na ang 42,047 officials ng barangay sa Pilipinas, hirap na hirap maglabas ng pera. Mm-hmm. Ganun ho talaga. Opo. Kaya po, ngayon, paano natin, are, maipapapasa? Opo. Kags Butch, marami rin po ang nagtatanong, paano naman po ang mga BHW or mga barangay health workers po? Yung BHW, kalakip yan barangay. Mm-hmm. Opo. Ano yan eh, barangay health workers. Naunahan na kayo ng Kongreso. Yung Kongreso, nagkaroon ng Magna Carta for BHWs. So, pupunduhan daw kayo. Kaya lang, yan, nakapasa sa Kongreso, Lower House, third and final reading. Hindi ko lang po alam kung ano na ho nangyari sa Senado. Kagaya yan, SK May, na pinag-uusapan natin lagi, ano? Yung last year na pinasa ni Pangulong Duterte, pinirmahan niya, SK Compensation Act. Ibig sabihin, magkakaroon na ng honorarium yung mga SK. So, batas na. Okay. Napondohan ba ng gobyerno na ng mga nakaupo ngayon? Pwede ho bang pakicomment kasi hindi ko pa nare-research kung sumisweldo na kayo, binibigyan na kayo ng honorarium. Mm-hmm. Kasi iba yung pinasa yung batas, iba po yun, yung Magna Carta, iba rin yung pasado na yung batas, iba pa yung pagpondo. Mm-hmm. At kung paano ini-implement po. Yes, paano mo may implement dahil sa dulo nyon, nakalagay sa batas, subject to the availability of funds sa budget. Mm-mm. So kung walang budget, ang ganda nga ng batas, wala namang pondo. Pero yung ganito kalaki, dapat talaga
Dapat talaga may pondo, kaya nyo nga ipapasa eh. Pangalawa, wag po tayong mahihiya na ipapasa po natin to sapagkat nananahimik na naman tayo mga hagawad at kapitan. Eh, 17 years na mo nilang ginaganon sa atin to tuwing eleksyon. Abay, ituloy nyo na. Ito tal naman, hindi naman kami hindi naman kagawad siya kapitan nagpilit nito. Kayo po sa Kongreso at saka mga senador. Tuwing eleksyon, lagi nyo pinamumukha sa amin yan. Aba, ituloy na natin bago pa mag-eleksyon at magkalimutan ulit dyan. Speaking of funds po, Kags Butch, bago po tayo pumunta sa ating panghuling segment sa episode po natin ngayong araw, ang Magna Carta for Barangays Act daw po ba ay sasagutin po ng budget ng barangay o sa national budget po ito manggagaling? National budget po yan. Yan po may sing sagot. Hindi ko kaya ng barangay kung papasweldo niyo sarili ninyo. Kahit yung local government units, pati nagdagdag na rin yung Mandanas Law na 27% ng national budget mabubunta sa barangay, hindi po kakayanin. So national budget po yan. Ang Magna Carta for Barangays Act, gaya nga po nang nabanggit natin kanina, was first filed 17 years ago in 2005. Specifically, to professionalize the barangay government at tratuhin ang mga opisyales, elected man o appointed as regular employees of the government. At dahil nga ang mga honorarium nila ay magiging fixed salary na or regular na swelduhan na ang mga barangay officials, ay kinakailangan ng malaking pondo para rito. Ito na rin siguro ang pinakamalaking dahilan kaya po nagbabago o hindi maipasa ang proposed bill na ito. Yes, Kags Butch. Ayon po sa Congressional Policy and Budget Research Department ng House of Representatives, ang hinihinging budgetary cost ng Kongreso upang maisakatuparan ang regularization at salary standardization ng barangay officials ay aabot sa halagang 797.2 billion pesos. Kaya po sinabi nila napakalaking budget nito at mahirap pong pondohan sa existing national budget. Dinagdag pa ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kongreso na kung hindi man kayanin na makuha sa national budget, hindi rin ito kakayanin makuha kung ang magpupondo ay ang mga local government units. At kahit na tayo ay meron ng Mandanas Law na dagdag budget sa lahat ng barangays, ay hindi pa rin kakayanin. Yes po, at reasonable naman po na mukhang sa dami po ng opisyales at empleyado ng 42,047 barangay sa buong Pilipinas ay mukhang hindi nga po talaga kakayanin ang estimated na cost for the regular salaries of each official. Naiintindihan po natin yan mga kababayan at mga barangay officials. In fact, ayon sa technical group ng mga batikang accountants sa Kongreso, malaki talaga ang 700 plus billion. So I'm sure, ang ating mga mambabatas ay hindi malaman kung ano o saan pagkukunan ng pondo yan. Kaya siguro hindi maipasa for the last 17 years. Pero ito ang mga rason natin kung bakit dapat ipasa ang Magna Carta for Barangays Act. Number one, una, hindi po namin pinipilit yung batas na iyan at ang mga barangay officials ay nagtatrabaho lang at nagbibigay serbisyo ng tahimik. Pero kayo naman po ang nangako niyan eh. Tuwing eleksyon, pangako ninyo yan sa opisyales ng barangay. Kaya't hindi po kami nagbibigay ng budget problem sa inyo. Yes po, Kags Butch. At idagdag lang po natin dyan, panahon na sapagkat noong nakaraang pandemya, ang barangay officials ang totoong tumulong po sa national government para masugpo ang pandemya. Mapatupad ang lockdowns at ayuda at nagbantay para hindi kumalat ang COVID-19. Expected rin po na 24 hours ang trabaho ni Kapitan, pero hanggang ngayon, honorarium pa rin ang mga officials natin sa barangay na unang takbuhan ng taong bayan sa paghingi ng panggamot, problema sa bahay, away magkapit-bahay, traffic, road projects, at maintenance of peace and order, at kung ano-ano pa. Yet, most of them in the province receive only 5,000 pesos a month. Ang mga kagawad naman po, 2,500 pesos a month. Paano pa po kaya ang mga ordinaryong barangay employee? Parang ang hirap ng problema, no? Pero ito ang pangatlong rason. Anong budget ba ang tinitingnan natin? At saan ba makakakuha nito? Di ba ang mga congressmen at senador, 200 million ang PIDAF na nakukuha taon-taon para gumawa lang ng batas? Di ba sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago ay bawal ang pork barrel? At paano na ang Commission on Audit Report na wasted or sinayang na government projects na nagkakahalaga noon ng 583.5 billion pesos. Di ba nakatipid din daw ang gobyerno noong nakaraang postponement ng
election, 8 billion sa postponement ng barangay elections, at ngayon, ang hinihinging 250 billion in Maharlika Welfare Investment Funds na pumasa kung kamakailan sa Kamara ng 17 araw lang. I-compute po natin lahat ng iyan. More than 700 billion po ang milalagay para sa funding ng Magna Carta for Barangays Act. More than pa nga, actually. Yes po. So, Kags Butch, it's a matter of funding po talaga. Yan po ang number one na balakid po para maipasa ito. Pero ayon po sa inyo, tingin niyo po ba kung ipaprioritize po ng gobyerno ito, ay possible naman po ito? Very possible. Kasi yun nga eh. Sinabi ng COA noon, 538.3 billion ang nasayang ng gobyerno. Ha? Kaya ako po sinasabing gobyerno, ibigay pangkalahatan. Hindi ho tayo nagtuturo. Pangkalahatan sa budget po ng national government. 500 plus billion pesos ang nasayang in wasted project, exorbitant yung isang project. At kung ano-ano pa, 500 billion. I-compute ninyo yung pong ang constitutional na PIDAF na na-receive ng mga senador at congressmen na 200 million each sa 6 taon na nakaupo. That's worth billions. And then, i-compute ninyo ang hinihingi na pondo ng gobyerno plus 250 billion in Maharlika Investment Welfare Fund na i-invest din naman sa kung saan-saan para lang, parang malaking kooperatiba yan, i-invest nila para yung profits ay magamit ng gobyerno kung saan-saan din mga projects. Ayun na lang, siguro abot ng 800 to 900 billion pesos eh. So, para sabihin natin na walang pondo ang gobyerno, meron po. In fact, kung 2005 pinondohan na yan, ngayon sumisweldo, salduhan na talaga yung mga taga-barangay, permanent employees na po talaga sila eh. Pero dahil nga ginawang pangako lang yan every election, eh inabot na tayo nitong recession, mataas ang dolyar, and then sasabihin sa atin, walang pondo. Pero kasasabi lang ng eleksyon na may pondo at ipapasa daw po nila ito. So, ayan po ang katotohanan. Depende kung anong ipapriority ng gobyerno. Kung hindi tayo pinapriority, pero priority tayo tuwing eleksyon at sasabihin nilang ito ang para sa inyo, sana naman ituloy nila sapagkat we kept our end of the bargain. And I think as government officials, na kinabibili ba natin sila, they should have the honor to make do on their promise. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. At gaya nga po ng ilang beses na po nating nasabi dito sa ating programa, marami pa rin po ang nalulungkot dahil nga po hanggang ngayon ay hindi pa rin po ito na ipapasa. Pero kami po dito sa barangay tayo ay may mga ilang suggestion po kung paano natin ipapasa o hihikayatin ng ating mga official sa Kongreso at sa Senado na ipasa po ito at umusad ang batas na ito. Unang-una na nga po dyan, Kags Butch. Oho, ito na po ha. Maging united po tayo. Sumulat po tayo sa kanya-kanya nating congressmen or congresswomen at isaad na nais nating mga barangay officials na ipasa ang pinangakong Magna Carta for Barangays Act. Ang letter po ay kasulatan ay simple lang naman ang nilalaman. Ipasa ang Magna Carta for Barangays Act. Pirmado ng lahat ng kagawad at ni Kapitan at bigyan ng kopya ang lahat ng opisyales ng municipal at city government pati ang Kapitolyo. Isisi lang yan. At kung sana maaari ay sa inyong Facebook, ipadala ninyo sa messenger ng mga paborito ninyong mga konsihal, governor o kung sino man, mga senador. Kung gusto rin po ninyong magbigay po kami ng sample letter, magpapa-download po kami na matter of days, no? Pero inisip ko nga, SK May, sana resolution na lang, no? Pero matatagal lang pa yan, dadaan pa yan kung saan-saan, eh. So, sulat na lang. Sulatan nyo po ang inyo pong mga congressman tsaka ang inyo pong mga senador. Huwag ho kayong mahihiya. Mamaya ho, i-explain ko kung bakit. Okay po. Ito na, si Miss May na pala mag-explain. Sige po, Kags Butch, ituloy nyo na. Ituloy ay, nyo ituloy ko na ba? Opo. Okay, pasensya na kayo, SK, ha? Huwag ho kayong mahihiya, tayo po frontline. At tuwing election, tayo po ang nakakatulong sa kanila para manalo sapagkat tayo ang kilala ng tao. O di ba ang congressman at senador, wala naman sila nung pandemya. Hindi ko, wala akong inaalis sa kanila. Pero sino ang katuwang ng Pangulo? Di ba tayo na nasa barangay? Kaya taas noo kayo pag humarap sa mga opisyalis. Itigilan nyo na ang thinking, nakagawad lang ako. Elected din po kayo. Kadalasan nga, mas kilala pa kayo kaysa sa konsehal, bukal o congressman.
dahil kayo ang nakaharap sa tao. Yes po, at idagdag ko lang din po dyan, Kaagsbots, higit po sa lahat, kung tayo po ay magkakaisa sa ating layunin na sumulat, i-push through po natin ito gamit ang social media para pag-usapan at ipasa na ang Magna Carta. Tandaan po ninyo, mas marami po tayo. Dahil po, iilan po ang senador? 24. Congressman, mahigit 347, if I'm not mistaken yes. po. Pero ang mga kagawad po ng 42,047 barangays, iilan po yan dahil po hindi tayo magaling po mag-compute. Pero napakarami po natin para dyan. Kung tayo po ay magkakaisa para ipadala po sa kanila ang request na ito, sigurado po ako maririnig po ito ng ating mga official sa Senado at Kongreso. Yes, ang ibig sabihin niyan, halimbawa sa 42,047 barangays, i-times mo na lang 8. Kasama ang kapitan. Aabot tayo ng... nasa na ba yung mat ko dito? 336,376 o close to 340,000. Anong ibig sabihin yun? We are the biggest political party in the Philippines. Kung magsasama-sama lang tayo, ha? Wala mo nang nega, wala... Kasi kayo ang may kinabang pati taong bayan dito. At hindi po tayo ang humingi niyan. Yan po ay pinangako. Kaya po ito pa, it's time na magkaisa na po tayo. Dahil nga tayo ang makukonsider na napakalaking organization at alam po nila yan, di ba nililigawan kayo ng ilang eleksyon noong nakaraan? So, it's time na nga talaga, tama na ba ngayon? Tama na mga nega dyan na wala tayong magagawa, kagawad at kapitan lang tayo sapagkat pag ito pumasa, mga maliliit na tao sa barangay, mga empleyado natin, sa wakas magkakaroon na ng tamang sweldo. Who knows, baka mabawasan pa ang graft and corruption at diskarte sa pera kasi swelduhan na ang lahat. Panghuli, wala namang masama na sa ginagawa nga natin. In fact, yung nga, ulitin ko, hindi po galing sa atin ang proposals natin. Simula sa congressman at senador hanggang vice at presidente ng Pilipinas, pinangako po sa atin ito. So huwag po kayong mahiya, kap at kagawad para sa pagpapabuti ng barangay service po natin ito. At may budget po yan kung hahanapan at gagawan ng paraan. Pasensya na po ha, hindi po ako nag-uutos. Tumutulong po tayo sa bawat sulok ng barangay sa Pilipinas. Ayan po ang pakay natin. So sulatan, kausapin, mag-post sa kanya-kanyang Facebook accounts na ipasa na ang pinangako nilang Magna Carta for Barangays Act. Pangako na napako na mahigit 17 taon. Ilang eleksyon at presidente na nagdaan, kaya ang ating goals, mga kagawad at kapitan, ipasa muna ito bago mag-Oktubre. Pagtapos ng eleksyon ay, naku po, ay limot na ulit yan. Sabay-sabay at magkakasama po tayo. Minsan lang tayo manakaupo, kap at kagawad. Minsan lang. Ito na siguro ang purpose nating lahat. Ito ang totoong laban natin. Salamat po. Yes, Kaagsbots, maraming salamat po. At tayo nga po ay, gaya ng sinabi ko kanina, ay nagbibigay lang po tayo ng suhestyon. Kung gusto po ninyong gawin ito, ay nasa sa inyo na po iyan. At para naman po ito, para sa ikagaganda po ng ating mga barangay. At Kaagsbots, naniniwala po ako na yung dahil nga po, napakatagal na po natin naghihintay para po dito sa Magna Carta, hindi naman po ito basta-basta na lang ilalapag sa harapan natin. Kailangan din po nating umaksyon para po dito. Correct. At magkaisa tayo sapagkat sabi ko nga at marami rin nagsasabi sa akin mga elders ko, mga politiko. Alam mo, minsan lang tayo nakaupo. Saglit na saglit lang yan. Yung window of opportunity natin, mga kagawad, mga kapitan, saglit na saglit lang. Pero anong purpose natin? Ano, ganito na lang ba habang buhay tayong mamalitin ng mga taong bayan? Ay, kagawad ka lang, kapitan ka lang. Wala nangyayari, ganyan-ganyan, ganito ka, ganito. Hindi ho, ito na siguro ang purpose natin. Na mag-iwan tayo ng magandang legacy para sa susunod ng mga barangay captain, barangay kagawads, barangay employees, barangay tanods. Ito na po yun. Pero hindi natin magagawa yan kung wala ho ang ating mga congressman at senador. Kaya humarap kayo ng maayos sa kanila. Huwag ho kayong mahihiya. Taas noo. Magbiso kayo ng maayos at makipag-usap kayo ng diretso nakatingin sa mata. Sapagkat para ho sa taong bayan ang gagawin nyo. Hindi ho nakakahiya yan. At hindi ho nakakahiya ang ating posisyon, bagamat maliit sa paningin nila, tayo ang kaharap ng taong bayan.
Maraming salamat, Kags Butch. At dyan na po nagtatapos ang isa na namang araw ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Maraming salamat sa inyong pagtutok, mga kabarangay, at abangan pa po ninyo ang aming mga susunod na episodes at mga tatalakayan pa nating mga magagandang ginagawa ng ating mga kabarangay sa kani-kanilang mga lugar. Ako po muli si SK Mai Salazar. Kasama ko po ang ating pambansang kagawad na si Kags Butch Serrano. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito lang sa Barangay Tayo.